Hi guys, Roseline Vlog. Welcome to my channel again. Ayan guys, nandito ako ngayon sa Frankfurt train station. Ayan guys, ang napansin ko po, kunti lang ang tao. Kunti lang talaga ang tao. Dapat dito, dapat nga yung wala pang sakit na bakterya, na corona. Lagi po talaga dito, puno, crowded. So, ayan lang dito ako ngayon. Kailan ba yung last kung punta dito? Last December. Bali, kunti lang, maraming tao talaga dito, crowded. So ngayon, nandito ako ngayon. Dahil po may schedule ako kanina dito sa Frankfurt City. Ayun nga, napansin ko po dito ay wala ganong tao, hindi na crowded. Pero yung mga tao naman, hindi naman sila nakamask. Wala nga pong mga tao ditong nakamask. Ano lang sila, relax lang. Pati ako, hindi naman po ako nagmamask. Ayun lang. Ayun, kunti lang talaga mga tao dito sa train station. Dito po yung main station namin. Once pupunta kami dito sa city, dito talaga ang stop ng mga train. Okay, dito sa pupunta ng halimbawa itong white na train, yan ay pupunta ng Köln. Pupunta yan ng Köln, yung iba, ang iba pupunta ng mag-travel sa sa Hamburg o kaya sa Netherlands. Nandito po lahat. Pero yun nga, kunti lang tao, hindi crowded. Yun. Saan ba ako? Tapos, hindi ko gaano nakuna ng mga video kaninang umaga kasi baka magalit yung iba. Kunti lang, yan. Dito po ako sasaka, yan. Ito, 3 p.m., 3 and 12 p.m. Ito yung oras na babiyahi ako patungo doon sa aming small town. Yan, yung Mannheim, yan. Diyan ako sasakay. Itong train. Yan. Yan ang train na sasakyan ko. Hindi ko ganong i-post kasi naku, baka masita ako yan. Hanggang dito na lang po i-post. I-ano ko po kayo mamaya. Maraming salamat po. I-update ko po kayo mamaya kasi meron akong nabili po. So, bye-bye and don't forget to subscribe to my channel, Florceline Vlog. Bye-bye. Ito yung sasakyan ko na train. Doon ako sa unahan. Gusto ko sa unahan. So, second floor po. So, pinilito ako sa itaas. Okay. See you later. Update ko po kayo. Mamaya-maya. Mwah. Bye. Hi. Hello. Hello, madlang people. Kumusta na kayo dyan? Ako po si Florceline Vlog. And welcome again sa aking channel po. Sana nasa mabuting kalagayan kayong mga small YouTubers katulad ko. Pati sa mga pamilya nyo na sana nasa mabuting kalagayan po. So, narinig po ko po kahapon at kanina na dumadami na ang sakit na bacteria na virus na corona. So, aware na lang muna tayo sa mga crowded area. Sabi nga nila dito sa abroad, sa Germany na huwag muna daw magsimba. Huwag muna daw muna magsimba para aware sa mga mag-handshake, aware sa mga katabi, mga ganun, sa mga crowded area po. Katulad sa mga city na pupunta doon para mag-banding o kaya meeting with friends. So, aware na muna, hindi muna daw, hindi muna kumabuti, hindi na lang muna doon sa mga crowded area po. Kung pwede, sa bahay na lang po kayo. Sa bahay na lang tayo. After ng duty natin, after work, so uwi diretso sa bahay. At syempre, maging proper hygiene, personal proper hygiene po tayo. Hindi lang kayo, hindi lang ako. Sa buong pamilya natin, balituruan natin po sila sa personal proper hygiene po. Kalinisan din sa bahay. Kasi yun nga, isa din po yun. At inom ng warm water o hot water with garlic o lemon. So, ang limon kasi napaka magandang benefit sa katawan natin yun. With vitamin C, aware of cancers. Yan, aware of... Maraming pong benefits ang limon at ang garlic, ganun din. Maraming benefits garlic o kaya ginger po. Ang ginger, magandang benefits din ang ginger. So, pampainit doon sa loob ng ating katawan at para hindi dumikit ang sakit na corona sa ating katawan. At dahil sa ginger, kasi pag uminom ka ng hot water with ginger o kaya garlic, napaka
o yung umiinit yung katawan mo, di ba? Tama na po, umiinit naman po ang katawan natin at hindi makadikit ang sakit ngayon. So, turuan natin ang ating mga mama at ating mga parents kasi maedad na sila. O kaya lulat-lula natin kasi di ba ang mga lulat-lula natin at ang parents natin ay ano na, maedad na higher, 50 years old. So, mahina na ang kanilang, 50 to 60 years old, mahina na ang kanilang immune system. So, syempre turuan natin, mas lalo sa mga probinsya, ganun. So, dapat eating balanced diet, eating fresh vegetables, fruits. So, awin mo na ang mga myths. So, anyway guys, Today is Thursday. So kanina umaga po ay galing ako ng Frankfurt City. Yun nga nakita ko talaga ay doon sa station, Frankfurt Station, Frankfurt Main Station po ay talagang dati naman laging crowded yan, laging crowded, daming tao. Diyan minsan nga hindi nga ako agad lumapag ako ay hindi ako makapagtuloy-tuloy sa paglakad kasi nga daming tao sikitan. Crowded talaga. So ngayon na pumunta ako kanina, yun nga nakita ko talaga konti lang ang tao. At talagang mabilis ako makapaglakad, ang mata mabilis makapaglakad na walang dikitan kasi nga konti na lang kasi usually doon po ay crowded talaga doon. Kasi yung malaking station, yung main station sa amin dito sa Frankfurt, nandoon yung iba't ibang train na malapit dito, biyahe malapit dito sa amin. Meron ding malalaking train na ECE, ang pangalan ay from Frankfurt travel to Munchen, of travel to Netherlands, of travel to Köln, or Hamburg, or travel to Austria, of travel to Switzerland, ay dapat na, ay nandoon lang. So, dapat, meron doon maraming linya, malaking linya para, linya ng mga tao, nagpipila dapat doon. Kaso, para bibili ng ticket, o pakita ang ticket, ay kanina, ang nakita ko kanina ay mga tatlong tao lang ang nagpila doon sa tiketan. So, yun talaga guys, yung mga tao ngayon aware na, so, maraming cancel na dito, cancellation for travels. So siguro yun na napaka kanina ay maluwang ang daloy at maluwang ang mga maluwang doon sa station, sa main station. So hindi talaga maraming tao at ang mga market po nakita ko sa mga stores ay konti lang din ang tao. So ang iba nagsarado na rin, may nakita ako small stores doon ay nag-close. So ayun guys, pumunta ko kanina dahil nga meron akong schedule doon sa Frankfurt. Ayun guys, after ng aking schedule ako po ay pumunta sa Asian stores. So may nabili ako sa Asian stores. Pakita ko po sa inyo. Kunti lang naman kasi nakalimutan ko magdala kanina ng malaking plastic. Dapat may plastic ako dito kaninang umaga. Naiwan ko po ang aking malaking plastic kaya medyo nainis po ko kanina. Kasi makalimutin ako. So kaya kunti lang ang nabili ko kahit ito lang white plastic. Yung doon sa public market bumili ako ng fruits sa public market at libre naman ng plastic. Ayun. So dalawang market na napuntahan ko is sa public market, bumili ako ng prutas at pumunta pa ako sa Asian stores, bumili rin ako ng pagkain Pinoy o mga chips. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, ito yung nabili ko sa Asian market, Asian stores, ang Century Tuna. Alam, makita niyo ba? May nabili akong Century Tuna. Ayan. Ala. Mahirap no, yung camera. Ayan. Nabili akong Century Tuna. Flavor with calamansi. And ito din. Century with flavor calamansi. Matagal na akong hindi nakakain ito, guys. At meron akong Century Tuna flakes with oil. Yan. Century Tuna with flakes with oil ang flavor. So. Ayan. Meron akong nabili na ayan. Biscuit. Magic creams. Ano bang flavor nito? Chocolate cream. Sandwich cracker siya. Sandwich cracker chocolate cream ang flavor ng biscuit. Chocolate flavor. Ayan. At may nakain akong cheese. Ayan, tiatos. May tiatos ako. Nakain ko na kanina. Aking tiatos. Ayan, aking tiatos. Bali tatlo. Tatlong tiatos binili ko. Ayan. Tatlong tiatos. Ibigay ko po yan sa aking kaibigan sa work. Yung may Pinay doon. Yun lang, galing sa Asian stores. Yung nabili ko sa Asian stores kanina. Ito lang. At meron akong nabili sa sa public market ay ang grapes. Yan. Grape fruits. Bali, ilang kilo ito? Isang kilo ata ito? Magkano siya? Ayan. Yan ang nabili ko, isang kilo. Grape fruits. Tikman natin. Yan. Ganito ang grape fruits galing Brazil. From Brazil pa siya. Ang sarap, no? Ganito siya, oh. Yan. Tikman natin. Nakasarado naman siya eh. Nakasarado siya, oh. Kaya, ayan. Ayun yung sarado niya, oh. Kaya hindi mapasukan ng Yan, nakasarado siya. So, gasa natin. Meron akong nakahanda na water. So. Naglinis na po ako ng kamay kanina. Bago
Bago mag-video, mag-bilang yan. Kahit tikman ko na. Sarap. Sarap ng grapefruits. Sarap. Okay na yan, grapefruit. At meron akong papaya. Yan, namimiss ko na kumain ng papaya. Ang tagal ko nang hindi nakain ng papaya. Ito ay 6 euro siya. 6 euro. Hindi ko alam kung magkano ito in Philippine peso sa 6 euro. Basta, ayan. Namimiss ko kumain ng papaya. It's a good benefit to our body against cancers and against constipation and diabetic. And more benefits. Daming benefits sa ating katawan ang papaya at grapefruits. It's also against diabetic and aware of cancers. This one. And also, my favorite fruits, this is my favorite fruits, is mango. Yan. Medyo hilaw siya na mango kasi, ano, gusto ko manghilaw na mango. Ayaw ko nang masyadong hinog. Yan. Ang grapes, nasa 5 euro ang grapes. Tapos, mango, ito ay 3 euro. Mahal siya, guys. May kamahalan. Promise. San ba yung, ano, aking nabili? Ah, meron namang price. Yan. Actually, meron price. Naman siya. Aha, ayan. Ito pala, 5 euro and 99 cents ang papaya ko pala. Sorry. So, 5 euro and 99 cents. Mango ko ay, grapes ay 5 euro and 50 cents. Yan. Tapos ang mango, ba't wala dito? 1 euro? No. So, total is 12 euro and 49 cents. So, nasa, in Philippine peso, this is 600 pesos na siya. Ito lang ha, tatlo. Tatlong fruits. Mahal dito sa Germany, guys. Ang mga bilihin dito, hindi po barato ang bilihin dito. Ito, yung galing sa Asian stores, ito ay nasa 12 euro and 40 cents, nasa gano'n, 600. So, insgisang, in Philippine peso, nasa 1,200, mahigit na ang ano. Ayan. Ayan. Hindi po dito sa Germany, mahal po ang mga bilihin dito. So, kailangan talaga hard work para may income po at makabili ng ano, ng gustuhin nating pagkain at mga gusto natin sa katawan o mga tawag ito, jewelries ba o ano, o shopping, di ba? So, kailangan talaga ng hard work at, ayan, kahit tayong grapes, laki ng grapes nila, oh. Galing Brazil pala ito, sabi, galing Brazil siya, kaya medyo mahal. Okay, guys, hanggang dito na lang po ang aking, ano, bilag. Hanggang dito na lang po ako. Maraming salamat po sa mga hindi pa nag-subscribe. Please subscribe my channel at i-subscribe ko rin kayo. Magpalitan na lang tayo ng pula. So, don't forget, I am Florceline Vlog and ingat po tayong lahat. So, see you on my next video. Bye! Mwah!